karma is real, di ba? So ngayon, anong issue mo ngayon? Ako, single ako. Yung pintuhan muna tayo, guys. Kasi yung nagtitrending kasi ngayon si ano, si Arnold Clavio, di ba? Dati kasi, guys, hindi naman na ano kasi trabaho niya as journalist. Mayroon kasi silang TV, teleradio ata yun, no? Tapos that time, ha, way back, ilang years yun, nainis ako sa kanya kasi parang na-topic ako sa radio nila. Yung kasama yung Ali Soto, oo. May radio kasi sila, radio tandem nila eh. Pinagtatawanan nila ako noon, guys. Na mayroon daw, hindi ko alam kung saan sila. Siyempre may mga researcher sila, di ba? So yung researcher niya, hindi magaling kasi nagre-research sila. Hindi ko alam kung saan nila nakuha. Kasi that time, mayroon kasi naliligaw sa akin na congressman. So parang hindi ko alam kung hindi sila maniwala. Kasi parang pinagtatawanan nila ako noon eh. So may nagsumbong sa akin na na-topic daw ako sa radio nila or sa TV or saan yung ano. Kasi hindi ko napanood. Sinabi lang sa akin na parang yung ginawang katawa-tawa daw yung eksena na parang hindi sila nakapaniwala na may congressman na naniligaw sa akin. So inisip nila, nage-escort ka or parang DOM or what. Hindi ko naman pwedeng ipagsigawan sa buong mundo. Kasi baka maano yung makakonek yung pangalan niya sa akin. So nagpo-politician siya. Baka makakasira lang ako sa kanya. Kasi alam mo naman yung pag-showbiz, di ba, masyado kaming ma-issue. Lahat ng galaw, issue. So baka yun ang gagamitin ng kalaban niya or ano. So gagawa ng ano, malalagyan ng kulay. Like, isip nila, nilalagyan nila ng kulay. Kaya parang pinagtatawanan niya ako noon. Dalawang araw yun kasi sumagot ako sa Facebook ko. So doon nila kinuha yung kwento sa Facebook post ko. Kasi naiinis ako. Sabi ko, gusto nyo bang pangalanan ko? So, pinost ko yung picture na magkasama kami nung congressman dati. Na tinakpan ko lang yung mukha ni congressman kasi ayoko naman kakalad ka rin yung pangalan niya, di ba? Respeto ko lang naman din yun. Si congressman kasi, di ko magkailangan isigawan, di ba? Biudo na siya, nakilala ko siya, buhay pa yung asawa niya. So, nung nagkita kami, accidentally, hindi ko siya naalala. Siya nagpaalala sa akin na ako yung producer mo noon, yung nagpa-show ako sa'yo. Ay, ikaw ba yun? Kasi magkapitbahay kami dati sa Eastwood. So, mayroon na kaming pinagsamahan noon kasi naging producer ko siya. Eh, hindi ko naman alam na namatay na asawa niya. O, di ba? So, kaya nililigawan niya ako. So, yun nga yung nangyari. Na pakasalan niya ako, kaso ganun. So, hindi pa ako ready sa kasal. Siguro, boyfriend, pero mahirap kasi pagkasal, guys. Eh. Hindi mo na kasi mababawi yan, di ba? Once na, kasi galing na ako dun eh. Hindi naman maganda yung nangyari sa marriage life ko. Tapos papasok pa ako, di ba? So, yun na. Parang marami akong lessons. Parang na-trauma ako. So, ayoko muna. So, useless naman kung magjuwa-juwa lang kami, di ba? So, ato bagets lang magjuwa-juwa. So, walang point na magkarelasyon kami. So, pinag-iisipan ko siya. So, parang ginagawa nilang katawa-tawa. So, sinabi ko kay congressman. Tapos, natawa lang siya dahil sanay na daw siya sa ganitong eksena. Yung mga showbiz, kailang makukunik talaga. So, ba yung politician, pagpapatol sa ano, sa artista, nakukunik talaga. Yung lalaki at lalaki, parang automatic si Captain, ano, yung politician, di ba? So, kung magjowa kayo, parang hindi kayo paniniwalaan. Pero pag magpakasal na kayo, sinasamba ka na, di ba? Alam mo yung mga mindset ng mga Pilipino.
pera-pera, di ba? Hindi lahat ha, hindi natin lahatin kasi YouTube to. Pera, bakit yung ala, ang dami namang nagkatuluyan na politician, sus matatanda na yung lalaki. So pag magkaasawa, parang sinasamba na. Kasi marami ng pera eh, madam na eh, madam, di ba madam? So pag nakipag-jowa ka pa lang, parang escort ang dating, yung parang papatol ka lang, porket, pera-pera lang, ganun, di ba? So nandun yung isip ng tao, na parang wala kang karapatan, so lahat na lang may masasabi. So yun ang ginagawa ni Arnold Clavio yun noon, o, di ba? So alam niya na inis ako sa kanya that time, na parang, ba't ginawa mo kong katawa-tawa? Kayo lang ba yung pwedeng mag-love life? Kayo lang ba pwedeng maging masaya? Di ba pwedeng politician? Yun. Karma is real, di ba? So ngayon, anong issue mo ngayon? Ako single ako. Yung ex-husband ko may kanya-kanya na kaming buhay, may pamilya na rin siya. So I'm free na, di ba? So wala na kami pakialamanan. So wala na ako mapapakang tao, wala na ako maargabyadong tao, wala na ako masasaktan tao kasi I'm single. Yung congressman naman, biyudo siya kasi wala na yung asawa niya. Hindi naman niya ako kapit. So we're both free, di ba? Kumpara naman sa nangyari sa iyo, ano yung issue mo ngayon? Di ba? May asawa kang tao ngayon. Siyempre, lumabas yung kwento eh, kay Sara Balabagan, di ba? So yung eksena niya, yung eksena yung dalawa, hindi siya nakakatawa. Hindi siya nakakatawa, kaya hindi ako tatawa. Nakakabastos kasi as a journalist, ikaw yung dapat nasa tama. Kasi trabaho niyo yun eh, to correct the wrong, di ba? I-correct nyo yung mali. So, kinoverage mo, naka-exclusive ka kay Sara that time, way back. So, ikaw yung parang nagiging tatay niya, guidance niya. I-guide mo siya, tapos i-comfort mo siya na andito lang kami sa'yo. O i-cover kita, ilalabas natin yung totoo, kung ano yung totoong nangyari. Pero anong ginawa mo? Hindi naman siguro gago yan si Sara na maglabas ng issue na hindi totoo. Kasi wala namang nanay na mag-point out, na mag-point finger na yan ang tatay. Hindi ganun kadali yun. Kasi mayroon kang pangalan eh. Hindi ka naman basta-basta na ituro lang na tambay ka. Sikat ka sa earn ka nga, di ba? Hindi ka pwedeng ituro-turo lang. Di ba? So naglabasan na lahat. Ngayon, ako, dinepend ko yung sarili ko, kaya ako nagalit sa'yo. Kasi kaya kong tumayo, kaya kong panindigan, at ipaglaban kung ano yung totoong nangyari. Kasi sa sarili ko, sino bang unang-unang magtatanggol sa sarili mo, di ba sarili mo? Pero bakit ikaw? Never namin narinig na nagdepend ka sa sarili mo. Tahimik ka lang at ang pinupost mo, yung masaya ka lang, di ba? So anong ibig sabihin nun? Di ba ang dami-dami mong comment kada tao, ang dami-dami mong issue, lahat ng issue kahit hindi mong issue, sinasakyan mo para lang may issue, para lang may topic kayo, para ang dami mong opinion sa ibang tao. Pero bakit sa sarili mo, hindi mo siya ma-depend-depend, di ba? So ibig sabihin totoo yun. So ngayon, ang tanong, ikumpara sa akin na single ako at single si congressman nun, ikumpara sa'yo na may asawa ka at underage yung babae, at that time si Sara is vulnerable, di ba? Down moment niya yun, kailangan niya ng tatay, kailangan niya ng big brother, kailangan niya ng guidance, kailangan niya ng agapay, kalinga, o ala, o whatever, lahat, kasi down moment niya yun eh, kailangan niya siya suportaan at intindihin yung sitwasyon. Kasi bata pa siya noon eh. So ikaw yung tumayo noon, ikaw yung tumayong tatay niya. Oh. Anong ginawa mo? Tulong, hindi talong. Yun. 'Di ba? Oh, sino ngayon yung nakakatawa sa atin? Di ba, pinagtatawanan mo ko na parang feeling mo nag-escort ako kay congressman. Oh, sino inaapakan namin? Sino nilabag namin na batas?
Pareho naman kami single nun. Kahit anong gagawin namin sa sarili namin, matatanda na kami. Oh, hindi naman ako vulnerable that time. Kasi I'm matured enough. I can do whatever I want at I can decide. Diba? O ngayon, ano ka ngayon? Diba? Hindi kasi ganun. Hindi tayo magyayabang. Hindi tayo huhusga ng tao. Kung manghuhusga ka, ano mo muna? Siguraduhin mo muna walang butas na makikita sa'yo. Diba? Siguraduhin mo muna malinis ka para hindi ka babalikan. O ngayon, hindi ka, sabi nga nila, black out ang mga journalist, black out ang mga press. Kasi nagkakampi-kampi kayo. Kasi siguro may organisasyon kayo. Pero ako, hindi naman ako journalist. Hindi naman ako whatever. So, ikaw nga, kaya mo nga akong pagtawa-tawanan Doon, di ba? So ngayon, di ba? Kukumpara natin sa profession mo. Buti pa ako, alam ko yung tama at mali. Kasi iniiwasan ko yung mga taong may asawa. Kasi may karma talaga yun. Kasalanan ng Diyos yun. At kasalanan ng batas, di ba? Kasi may kaso yun. Labag sa batas yun. Yung papatol ka ng yung mangangabit ka. Kasalanan talaga yun. At least ako, kung ano man tingin mo sa akin, at least ako, alam ko yung tama at mali. Hindi ko gagawin yun. Professional ka, di ba? Malamang alam mo yung mga batas, ang galing-galing mo magpuna, di ba? Bago kasi tayo mamuna, salamin-salamin muna, arn-arn, di ba? Arn-arn. Favorite ka pa naman ng mga bata, kasi may... Sana birgig cartoons ka na lang, di ba? Para hindi ka na magkasala. Hindi ako nakipag-away sa'yo, ha? Ako, nag-ano lang ako, parang hindi naman ako gumanti kasi hindi naman galing sa akin, di ba? Hindi naman ako direktang nakaganti sa'yo. Lang ako sa sitwasyon na kinukumpara ko lang yung sitwasyon mo sa sitwasyon ko noon na pinagtatawanan mo ako. Pinagtatawanan niyo ako. Sino yung kasama mo noon? Oo, kaya hindi ko makakalimutan yun. Oo, pero hindi ko naman i-google yung buhay ko na para makaganti sa'yo or what. Dead man na yun. Enough na sa akin yun yung nag-post din ako na alam niyo na nagalit ako doon. So tama na yun. At least pinakita ko lang yung natural reaction ko na nagre-react ako kasi wala ka sa posisyon na pagtawanan mo yung tao sa relasyon kasi wala kang alam, hindi mo nga alam kung sino yung congressman, di ba? So wala kang alam, wala kang ideas. So wag kang mag-opinion na wala kang alam, di ba? Ganun yun. Oh, so ngayon nauna ka pa pala sa akin kasi anong years yung kay Sarah? Anong years kayo? Oh, di ba? Anong moral lessons doon? Oh. Anong moral lessons maibigay mo? Oh, nasaktan mo yung buong pamilya mo. Oh, kayo lang nakakaalam. Paano yung babae? Syempre tahimik lang, inisip siguro nila para na lang matapos o ganun. Oh, pero the truth will set you free. Yan ang ginawa ni Sarah na nakukonsensya siya. Sa tagal-tagal na lang panahon, hindi niya nasabi yung katotohanan for the sake sa anak niya, di ba? Para lang, kung kilalanin mo siya, much better, di ba? Kilalanin mo yung bata. Kasi dugo mo yun Oo. Kung tanggap ka ng asawa mo, syempre, past is past na yun. So, ang importante dyan, mapanindigan mo yung bata at maibigyan mo siya ng magandang future or tulong o para sa kinabukasan ng bata, di ba? Kung open kayo sa asawa mo, tanggap niya o whatever, di ko na ano yun kasi buhay niya yun. Ang sa akin lang, arn-arn. Next time, hugas-hugas rin, hindi pala hugas-hugas, salamin-salamin din, di ba?
wag puro ano, wag puro iba. Punain mo rin yung sarili mo. Kasi para mayroon kang parapatan, pumuna sa iba, siguraduhin mo muna na linis-linis din sa sarili, di ba? So, salamin-salamin din bago ka ngaw-ngaw.